Bitbit ang maleta, nagtungo si Jasmine sa sasakyan ni Dexter. Nakadarating lamang. Lumingon siya, tinawag ang kanyang ina. Kasama niya itong babalik sa Manila para sa engagement party. Maiwan ang kanyang ama at luluwas na lamang ito para sa kanyang kasal. Lumabas mula sa driver's side si Allison at tinulungan siya sa kanyang dala. Umupo siya sa front passenger seat at pumeso ang kanyang ina sa back seat. Naging mahaba ang kanilang biyahe at di niya na malayong nakatulog siya sa kinauupuan. Ilang oras sila nakalipas bago sila nakarating sa pier. Kalahating oras sila naghintay roon bago nakasakay ng ferry boat. Pinagtitinginan sila ng mga tao dahil siguro pareho silang matangkad. Hindi nakatakas kay Jasmine ang pagtitig ng mga kababaihan kay Allison at dahil doon ay naiirita siya. Huwag kang mag-alala anak, mukhang hindi naman siya interesado sa kanila. Walang ano-anong sabi ng kanyang ina sa tabi niya na tila ba nabasa ang kanyang iniisip. Nay, ano bang sinasabi niyo? Painosente niyang tanong. Mahina ang tawang pinakawalan nito. Galing na ako dyan kaya naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, mukhang hindi naman niya narinig. Tumingin ito kay Allison na may kausap noon sa phone, ilang di pa mula sa kanila. Nakapilang lalaki sa ticket area habang nakatayo sila mag-ina sa isang tabi. Hindi naman niya ako gusto, Nay. Nacha-challenge lang siya sa akin kasi hindi ako bumibigay. Sinigurado ni Jasmine na mahina ang kanyang boses. Tipid na umiti ang lalaki ng lumingon nito sa kinatatayuan niya. Nakarehistro sa mga mata nito ang isang mensaheng nagsasabing may mga bagay itong alam na hindi niya padid. Pag-akit na ng ferry boat, napatingin siya sa pandalawang upuan sa bandang kaliwa. Napatigil siya pansumandali na maalala ang unang pagtatagpo nila. Brings back memories. Mahinang bulong ni Allison. Naramdaman niyang mainit itong hininga na humahagod sa puno ng kanyang tenga. Hindi niya napigilan ang bahagyang pagkislot ng kanyang katawan. Umiwas siya rito at pilinin nilang pangatlong upuan sa aisle. Pinagitnaan siya ni Allison at ng kanyang ina. Ilang oras lamang ang biyahe pero inaantok pa rin siya dahil sa relaxing atmosphere sa loob ng ferry boat. Nang maalimpungatan siya dahil sa malaking araw na nagpaalog sa sasakyan, bumungad agad sa kanya ang mga mata ni Allison. Nakapaling ang kanyang ulo sa kaliwa kung saan ito nakaupo. Nagtaka siya dahil sigurado siyang sa kanan siya pumaling bago siya natulog. Huwag mong ilabas ang pagkamanyak mo dito. Mahinang banta na yan ang makitang tila nag-aapoy nito mga mata. Don't worry, hindi ko nagagawin yon. Ngumiti ito. Napakunot-no siya. Hindi niya maintindihan kung bakit pero parang disappoint siya sa narinig. Hindi na ba siya desirable sa paningin nito? The man chuckled. Parang nahulaan ang iniisip niya. Don't get me wrong. I want to kiss you badly. Pero sa susunod na mangyari yon, I will make sure you're awake and I have your consent. Gustong matawa ni Allison sa reaksyon ng kanyang ama nang makita nito si Jasmine. Mukhang kahit ito hindi maitago ang paghanga sa babaeng unti-unting mamabihag sa kanyang puso. Tuwang-tuwa naman ang kanyang madrasta at ang ina ni Jasmine. Mukhang magkakasundo ang mga ito. Bago kausapin ang kanyang ama si Jasmine, sinabihan siya nito magpunta sa study room dahil naroon ang kanyang kapatid. Ikinagulat niya iyon. Si Paul, umuwi? Pagpasok niya ng study room ay nakita niyang pamilyar na bulto ng kapatid. Nakataligod to sa kanya at nakarap sa glass wall. Hindi ito lumingon kahit pa narinig nito ang pagpasok niya. It's been a long time, kuya. Siya na ang bumasag sa katahimikan. Saka lamang ito lumingon. Nakangiti ito. Dahil doon nakahinga si Allison na maluwag at inilang hakbang ang distansya sa pagitan nila. Isang mahigpit na yakap ang kanyang binigay dito na ginantihan naman ng kapatid. Kamusta, Allison? Sabi nito. Welcome back, kuya. Hindi namin alam kung kailan ka babalik. We were worried. I'm sorry. Anito at lalong humigpit ang yakap sa kanya. I am back now at okay na ako. Nagdag pa nito. Nang maghiwalay sila ay magkapanabay silang naupo. Sinabi sa akin ni Papa tungkol sa lalapit mong kasal. I wonder, Allison, is this true or is this what I think it is? Nakakunot noong tanong sa kanya na ang tinutukoy ay kung inupahan pa ba niya ang kanyang magiging asawa upang magpakasal sa kanya. Umiling si Allison at gumiti sa kapatid. Aaminin ko nagsimula kami sa ganun, but it's different now. She is different, kuya. Malalim ang pagtingin ko sa kanya. Mas lumapad ang ngiti ni Paul sa narinig at baka sa mukha nito matinding kasiyahan para sa kanya. Iniba niya ang paksa. Ikaw, kuya, how have you been? Yung email mo sa akin 5 months ago ang una at huli mong message. Hindi ko alam kung paano ka na pagkatapos nun at kung anong ginagawa mo. Isang maraming buntong hininga ang pinakawalan ng kapatid. I'm okay, Allison. Nakabuti sa akin ang paglayo. Nararamdaman niya ang sinseridad sa tono nito. Pero hindi nakaligtas sa kanya ang pagkabalisa ni Paul.
Darating daw siya, sabi ni Papa. Kaya mo na bang harapin ang babaeng yun? Tumango ito. I am ready, Allison. Would you believe na gusto dati ni Papa na ipakasal siya sa akin? Marahas na sabi niya. Muling bumuntong hininga si Paul. You cannot blame him, Allison. Alam nating parehong wala siyang alam sa totoong nangyari. Malapit ang engagement party ko. I know you can handle this, but I will still ask you to not let your guard down, just in case. Tinapik niya ito sa balikat. Bahagya itong natawa. Ako dapat na nagpapaalala sa iyo niyan. Don't let your guard down. Nakakalimutan mo yatang ikaw ang gusto niya. I don't care, kuya. Napailing si Allison. And besides, magiging busy ako sa future wife ko. Gusto ko mas may love pa siya sa akin. I hope makasundo mo siya. Akala ni Jasmine hindi niya makakasundo ang ama ni Allison na si Alexander Samonte dahil na rin sa hindi magandang relasyon nito sa anak. Nabanggit sa kanya ng binata ng ama nito ay isang dating sundalo. Inihanda niya ang sarili sa pagharap sa iniisip niyang isang istrikto, malupit at mapaghinalang tao. On the contrary, lahat ang inaasahan niya ay kabaliktaran ng karakter ng taong kaharap. Maamo mukha nito at kahit pa may edad na, taglan nito ang kagapuhan naman ni Allison. Matikas pa rin ang tindig nito at matipuno ang pangangatawan. Mukhang masaya-masaya ito na makaharap siya. Mr. Samon, umiling ito at lumapit sa kanya. No, Iha. Ako magiging pangalawa mong ama, so you should call me Papa. Natawa ito pagkatapos. Napangiti siya. Sige po, tatawagin ko po kayong Papa dahil tatay po ang tawag ko sa aking ama. Aniya. Naging matanong ito sa kanya at nasirot naman niya ng maayos sa mga iyon. Matagal sila nag-usap pero halos hindi niya iyon namalayan dahil naaliw siya sa mga tuloy-tuloy na pagkukwento nito. Natigil lamang ito nang dumating ang katulong para sabihing nakahanda ng hapag para sa hapunan. Pagdating sa dining room ay napatingin ang mga naghihintay sa kanila. Tumayo ang lalaking kausap ng kanyang ina at inilahad ang kamay sa kanya. I am Paul, kapatid ako ni Allison. You must be Jasmine. Sabi nito at ngumiti. My brother is so lucky. Thank you. Nakangiti niyang tinanggap ang pakikipagkamay nito. Nang magsimula silang kumain, ay nagpatuloy na sa pagkukwento ang ama ni Allison sa kanya ng kung ano-ano hanggang sa mapadako ang paksa sa anak nito. Ang sabi mo sa akin, mag-iisang taon na kayo ng anak ko, hindi ba? Tanong na matanda, habang kumukuha ng dessert, tumango lamang siya rito. Alam mo bang, nahuli ko siyang may kasiping ng ibang babae sa kwarto niya about a month ago? Seryoso nito ang tanong sa kanya. Nagulat siya sa sinabi ng matanda, ngunit agad din siya nakarecover. Nagkamali yata siya. Mukhang balak siyang hurihin ng ama ni Allison, base sa istorya nila. May kasiping itong iba, kailan lang? Wala ito nabanggit sa kanya tungkol doon. Alam niyang babaero ito pero ang isiping na may kasama itong babae sa kama, masakit para sa kanya. Natigilan ang lahat sa apag at pumainan lang ang matinding tensyon. Papa, umpisa ni Allison. Nag-aalan lang tumingin kay Jasmine ang kanyang ina habang ang madrasa ni Allison ay humawak sa kamay ng asawa nito. Bago pa man siya nakasagot ay narinig na niya ang galit na boses ni Allison. Stop it! Shut up! Sabi ng matanda. Gusto kong marinig ang sasabihin niya at tinignan nito ng matalimang anak. Binalik na matanda ang tingin nito kay Jasmine. Mahinahon ito pero nababasa niya sa mga mata nito ng lalaki na sinusubok siya nito. Tumigil siya sa paghiwa ng steak na nasa plato niya at tumingin kay Allison. Ako na magpapaliwanag, sabi niya sa binata at ibinalik ang tingin sa ama nito. Alam ko na ho ang nangyari, sinabi na ho sa akin ang anak ninyo. Umaknos siyang malungkot, masama ang loob. Nag-away ho kasi kami noon kahit naglasing siya at sumama sa ibang babae. Pero okay na ho kami ngayon. Humingi na po siya ng patawad at nangakong hindi na yun mauulit. Pinatawad ko na ho siya. Tumangutang ho ang matanda at sinabing, gusto ko lang malaman mo kung anong klaseng lalaki mapapangasawa mo. You seem like a very decent lady. Too decent for my ass of a son. Maraing tura nito sabay tingin kay Allison. Bahagya siya napasilap sa binata at nakita niya ang galit sa mga mata nito. Halatang nasaktan ito sa ginawa ng sarili nitong ama. Ayaw man niya magsalita, hindi napigilan ni Jasmine ang sarili. Alam ko ho, Papa, at sa kabila ng mga pagkakamali niya, ay mahal ko pa rin ho siya. Hindi makatulog si Jasmine ng gabing iyon. Inamin lang naman niya sa harap ng lahat kanina na mahal niya si Allison. Parang inamin niya na rin yun sa lalaki. At tagaw sa puso niya ang mga salitang binitiwan. Alam niyang walang patutunguhan ang damdamin niya. Pakakasalamang sa kanyang lalaki dahil gusto nitong makuha ang mana sa ama nito at wala nang iba pa. Pero siya, bakit ngayon na hindi lamang yata ang lupa nilang gusto niyang makuha, kundi pati na ang puso nito?
Sa buhay na isang katulad ni Allison, walang lugar ang pag-ibig. Bumangon siya mula sa kinahihigaan. Masyadong malaki ang kama, kasya yata ang apat na tao para sa kanya. Malaki ang bahay at maraming kwarto kaya magkaiba pa sila ng ina ng guest ng room na inookupa. Gusto niyang tumabi dito kanina pero nagpumilit itong matulog mag-isa. Sa hindi niya malamang kadahilanan, para nangingiti ito at may kung anong ipinapahiwatig sa kanya bago ito pumasok sa sarili nitong kwarto. Bumaba siya sa kama at lumabas. Natanaw ni Jasmine ang balkonahing nasa dulo ng pasilyo. Pagkarating doon, bahagya siya nagulat na makita sa isang sulok si Paul na nakasandal at may hawak na baso ng alak. "Hindi ka makatulog?" tanong niya na nakatingin sa hawak nito. "Hindi naman. I just wanted a drink. Matagal-tagal din nung huli ako na uwi dito. It brings back bad memories." Napayoko si Jasmine sa narinig. She did not know how to respond to that. Then out of nowhere, he suddenly blurted out something that made her look at him again. "You are in love with my brother, aren't you?" "Of course I am," bulalas niya. "We're going to get married soon." Tiningnan siya nito. "I know the truth," sinabi ni Allison sa akin. Sabi nito at ininom ang natitirang laman ng baso. Naparunok siya. "Will you tell your father about it?" "Hindi na kami bata at hindi ako sumpangero kahit noon," tumawa ito. "Hindi ako makakialam sa usapan niya ni Allison. Sinabi ko lang ang nakikita ko. You are truly in love with him." Nagsalubong ang mga kilay niya at hinarap ito. "Sinabi ko lang yun dahil akala ko hindi mo alam," depensa niya. "No, Jasmine. In love ka sa kapatid ko but you are trying your best to hide it." Ngumiti ito sa kanya. May panunod siya sa mga mata. "At bakit mo naman sabing, I know the feeling?" Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. "I have been in love once." Nagkabigay ang kanyang lamunan sa narinig. May matinding lungkot sa boses ito na parang nasaktan ito ng husto. "Please don't tell Allison about my feelings," pakiusap niya kay Paul. "Baka pagtawanan siya ng binata kapag nalaman itong totoo." "Don't worry, hindi ko yun gagawin. You should be the one to tell him. It might heal him. He needs a lot of love, you know?" Na-curious siya sa sinabi ni Paul at hinarap siya nito ng maramdaman ng titig niya. "Sinabi ba niya sa'yo ang tungkol kay mommy?" tumango si Jasmine. "I bet sinabi niya sa'yong pinatay siya ni Papa." Isang tango ulit ang kanyang isinagot. Binalot sila ng katahimikan. Hindi siya mapakali sa kinatatayuan. "Nagbaka matay si mommy." Napasingap siya sa narinig. "I'm sorry." Napabuntong hininga ito. "It was a long time ago." Gusto niyang magtanong pa rito ngunit hindi niya magawa. Wala siyang karapatang manghimasok sa isyu ng pamilya. Lalo pang't alam ni Paul ang totoo sa pagitan nila ni Allison. "Try to get some sleep, Jasmine," huli nitong sabi bago nagpaalam at bumalik sa sarili nitong silid. Hindi makatulog si Allison. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Jasmine sa kanyang ama kaninang hapunan. Masama ang loob niya sa pamamahiya ng papa niya, pero dahil sa sinabi ng dalaga, napawi ang galit niya para sa ama. Sa kabila ng mga pagkakamali niya, mahal ko pa rin siya. Kung sana nga lang ay totoo yun. Nagpabiling-biling siya sa higaan at alam ni Allison na walang pag-asang makatulog pa siya. Kung bakit kasi dinelay pa ng kanyang ama ang kasal. Nang sabihin niyang handa na siya magpakasal ay saka naman ito nagbago ng isip at tagpalit na makilala muna ang kanyang mapapangasawa. Alam niyang gusto nitong subukin kung totoo nga ang kanilang relasyon. He tried to humiliate him in front of the woman he is starting to like. Halos mamatay siya sa kahihiyan. Pero umakto si Jasmine na nasaktan. Pero tanggap ang kagaguhan niya. Sinabi pa nito sa kanyang ama na wala na rito ang nangyari, na napatawad na siya nito at bahal pa rin siya nito. Alam ni Allison na umarte lamang ang dalaga at alam niyang kunwari lamang ang lahat para dito. Kaya naman gagawin niyang lahat para maging totoo ang mga binitawan nitong salita sa kanyang ama. Napansin agad ng kanyang magiging biyanan ang pangangitim ng ilalim ng mga mata ni Jasmine. "Mukhang hindi ka nakatulog ng maayos," komento ni Mr. Alexander sa monte at itinupi ang dyaryong binabasa. "Medyo na mamahay pa po siguro," pagdadahilan niya rito. Mukha nga naman ang kumbinsin niya ang matanda dahil ngumiti ito at inanyayahan na siya magtungo sa komedor para mag-almusal. Noon bumaba si Allison at naabutan sila sa sala. "Hi, hon," narinig ni Jasmine na bati nito sa kanya. Lumingon siya upang bumati rin dito pero hindi niya inaasahan ang paglapat ng mga labi nito sa kanya. Mainit ang mga halik nito at nanginginig ang kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa isang balikat ng binata at tiniyapit pa nito ang kanyang bewang at diniin pa siya sa katawan nito.
Nawawala yata siya sa katinoan at ang gusto lamang niya ay magpatuloy ito sa paghalik sa kanya. Hindi niya alam kung ilang segundong lumipas bago nito pinutol ang halik. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nang rumihistro sa kanyang isipan kung anong nangyari, nag-init ang mga pisngin ni Jasmine. Gusto niyang magalit pero hindi niya magawa dahil baka nakatingin ng ama nito. Tila nahulaan naman ni Allison ang kanyang iniisip, kaya muli siya nitong hinila at siniil ng halik. Wala siya magawa kundi magpatianod sa ginagawa nito. Gusto man niyang tumanggi ay hindi rin niya kinaya dahil naglulundag na sa tuwa ang puso ni Jasmine. Sunod-sunod na matutunog na smackis ang huling ginawa nito bago tuloy ang lulubayan ang kanyang mga labi. I cannot seem to get enough of this. Bulong nito sa kanya. Parang wala lang na inakbayan siya dito at giniya papunta sa dining room. Saka lang niya napansing wala na sa tabi nila ang ama ni Allison. Sa halip, naghihintay na sa hapag ang matanda. Sa sumunod na 3 araw na pananatili niya sa tahanan ng mga samonte, hindi mabilang ng Jasmine kung ilang beses siyang hinalikan ni Allison. Ginagawa nito iyon sa tuwing may ibang tao sa kanilang harapan na para bang sinisigurado nitong hindi siya makakatanggi. Dahil doon, mas naging malisa siya sa gabi. Hinahanap-hanap niya mga halik nito at nagigising siya sa umagang pawisan at hinihingal. Inaamin din niyang na-excite siya at inaasam na gawin nito iyon tuwing may kaharap silang ibang tao. Pero pagdating na 4, 5 at 6 na araw, hindi na naulit pa ang paghalik ni Allison. Ipinagtaka niya iyon. Hindi na ba siya nito gustong halikan? Nagsawa na ba agad ito sa kanya? Nagsisimula na siya mag-alala dahil 3 araw na niya itong hindi nakikita. Parang iniiwasan siya nito. Ang sinabi lamang ng ama nito ay abala si Allison sa paghahanda para sa engagement party nila. Marami umano ang inimbita nito. Nalulungkot man, itinoon pa rin nila ni Jasmine ang atensyon sa pagbabasa sa study room ng mga samonte. Kahit papaano, naaaliw siya sa dami ng mga librong naroon. Nasa kalagitnaan siya ng pagbabasa, nang sunod-sunod na katok na sinundan ng pagbukas ng pinto ang kumuha ng kanyang atensyon. Pumasok si Paul at gumiti siya rito. Nakangiti rin to pero dahan-dahan yung napalis at sinabi nitong, "Kailangan natin mag-usap." Seryoso ito. Isinara nito ang pinto at sinigurong nakalaki yun. "Meron kang kailangan malaman." Bungad pa nito. "Tungkol saan?" "About a woman. The woman I once fell madly in love with." "Bakit ka naman kailangan malaman pa yun?" Nagtataka niyang tanong. "Ano ang kinalaman ng babaeng minahal nito sa kanya?" "Because she is in love with Allison." Nagulat siya at di nakapagsalita. Kung ano-anong senaryo agad ang pumasok sa kanyang isipan. "Agatha is a very beautiful woman at kahit sinong lalaki mapapaibig niya, she has this." Bahagya itong natigilan. Tila pinag-iisipan ng tamang salitang gagamitin pero sa huli nabigo at nakontento na lamang sa charm. May nabagitan ba sa kanila ni Allison? Mahal niya bang babaeng yun? Parang ang tagal sumagot ni Paul. At wala pa man siya narinig ay parang nadudurog ng puso niya. "No, Jasmine," sagot ito at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Concerned ba ang nakikita niya sa mga mata nito? Pag-aalala? Para kanino? "But she is crazy in love with him. And I mean, crazy. Sa tingin ko, hindi siya papayag na mawala ang kapatid ko sa kanya. Alam mo ba na siyang gustong ipakasal ni Papa kay Allison?" Nalito si Jasmine sa narinig. Di niya maiwasan mag-alala sa katotohanan ang babaeng iyon ang gusto ni Alexander para sa anak nito. "Kaya ba hindi siya pinakasalan ni Allison dahil alam niyang mahal mo ang babaeng iyon?" Hindi niya maitago ang hinalakit sa boses. Ang pangamba na baka tama ang hinala niya. Umiling si Paul. "Niligawan ko si Agatha at sinagot niya ako. I loved her so much pero sa simula pa lang, si Allison na palang mahal niya at ginamit niya ako para mapalapit sa kapatid ko at akitin siya. He'd seen through her lies at sinabi niya sa akin ang lahat. Hindi ko pinaniniwalaan si Allison. Nagpatuloy kami ni Agatha sa relasyon namin. Then sinubukan niyang pikutin si Allison. I am not sure how it happened. Ang alam ko, they set up Allison. Hindi ako sigurado kung may nangyari nga talaga sa kanila. Pinalabas ni Agatha na ginalaw siya ng kapatid ko. I almost killed him that night. Hawak ko ng baril. Then Allison challenged me to pull the trigger. Sumumpa siyang wala siyang alam sa nangyari at kung may nangyari man sa kanila, ay hindi niya yun matandaan. He said it in front of her. Allison told Agatha that he hated her, that he did not love her, and that he would never love her even if she were the last woman on earth. Nang marinig yun ni Agatha, umiyak siya. Naglumuhod siya kay Allison. Sinabi niyang mahal niya ang kapatid ko at mababaliw siya kapag hindi ito napa sa kanya. Naiintindihan ko ang naramdaman niya dahil yun din ang namadamin ko ng mga panahong yun para kay Agatha.
Umalis si Allison at nagpakalayo sa amin. Iniwan na rin ako ni Agatha. At that time, I got depressed, so I did something stupid. Nanatiling tahimik si Jasmine. Hinayaan lamang niya magpatuloy si Paul. Katulad ni Mommy, I tried taking my own life by crashing my car. But unlike her, I failed. Bahagya siyang napasinghap. I know I'm such a coward. Tiningnan siya ni Paul at mapaititong tumawa. Nang malaman niya ni Allison, bumalik siya kaagad. Sabi ni Papa, si Allison ang nag-alaga sa akin. I got confined for a long time. When I recovered, I left the house at ngayon lang ulit ako nagbalik. Kung gano'n ang mga nangyari, bakit gusto ng Papa niya na ipakasal si Agatha sa kanya? Walang alam si Papa sa nangyari. Hindi niya alam that I attempted suicide or that Agatha and I were together. He and our stepmom Rebecca were away on a vacation when everything happened. Wala rin sinabi si Allison sa kanya because I asked him not to tell anyone. Ang alam lang na rason ni Papa kung bakit gusto niya ipakasal si Allison sa babaeng yun dahil matalik niyang kaibigan ng ama ni Agatha. Now that I think about it, si Agatha lang may kagustuhang itagong relasyon namin noon sa lahat. But I am so happy that I told Allison about us. I am very sorry, Paul. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Wala kang dapat sabihin, but I hope you can do something for all our sake. Tumingin siya sa mga mata nito at hinintay ang pabor na hihingi nito. Make sure she never goes anywhere near my brother. Tatlong araw na hindi nakita at nakausap ni Allison si Jasmine. Mali ang ginawa niyang pang-aakit dito dahil mukhang siya ang nahihina ng gusto sa mga halik na binigay niya sa dalaga. Kailangan niyang lumayo pansamantala upang makapag-isip. Nang sabihin ng kanyang ama na makikipagkita ito sa party planner, nag-volunteer na si Allison na gawin yun. Nagpakabisi na rin siya sa iba pang trabaho. Sa kabila niyon, hindi pa rin niya maalis sa isip si Jasmine. Kung ilang beses na siyang tumayo sa labas ng pinto na sili dito gabi-gabi, ay hindi na niya mabilang. Mababaliw na yata siya ito. Pero nananatiling matatag ang depensa ng dalaga. Nung una nagugulat pa ito sa kanyang mga halik, pero nung tumagal parang nasanay na ito at tumutugon pa na para bang may sinusunod itong eksena sa pelikula. Bakit mukhang siya lamang ang naaablipin sa mga halik nila? Bakit siya lang ang nagkakaroon ng damdamin para dito? Wala nga ba siya magagawa o pumapaibig si Jasmine? Nahagod ni Allison ng mga daliri ang buhok ng pagkabugnot. Suot ang isang itim na Amerikana, hinabig niyang sarili bago lumabas ng suite. Sa ballroom hotel gaganap ang engagement party at ayon ang sa kanyang ama ay parating na si Jasmine ang ina nito at ang kanyang madrasa sa lugar. Hindi inaasahan ni Allison ang taong bumungad sa kanya paglabas niya ng pinto. Her name is Jasmine, right? Hindi yan naiwasang magtiimbagang. Parang nadudumihan ang pangalan ng babaeng mahal niya kapag kay Agatha iyon galing. This is not the lobby at sigurado ko na hindi rin dito ang kwarto mo. Matamis itong umiti. Kapag naaalala ni Allison ang ginawa nito sa kuya Paul niya, gusto niyang sakalin ang babae. I know everything about the two of you. Gusto mo bang malaman ng papa ang katotohanan? Nanunuyan itong tanong na ang tinutukoy ang kanyang ama. Makapal talaga mukha ni Agatha para isiping miyembro ito ng pamilya. I can see you're stalking me. Hindi ka ba nangiiyak sa ginagawa mo? Hindi ba sapat ang ginawa mong panloloko kay kuya? Inaamin kong nasaktan ko siya and I'm sorry for what I did. Nagbaba ito ng tingin na tila nalulungkot. Pero hindi ko kasalanan na aksidente siya. Hindi mo kasalanan ang mismong aksidente, pero ikaw ang naging dahilan noon. He was depressed because of you. And I am also depressed because of you. Tinawanan niya ito. The two of you can call it quits then. Yun lamang at nilagpasan na niya ito. I will tell everybody about this farce, Allison. Narinig niyang banta ni Agatha, dahilan para mapahinto siya sa kinatatayuan. Iritado niyang nilingon ang babae. What do you want, Agatha? He was bored with her antics. You know what I want. Lumakad to patungo sa kanya at nang magkalapit na sila, dinantay ang palad sa kanyang dibdib. I can shut my mouth, at least, until you get your money, but I want you to be with me. And if I say no? Maliwanag ang pagkadismayang rumihistro sa maganda nitong mukha. Mahirap bang ibigay ang gusto ko? Other men would have been begging me to get what I'm practically throwing at you. Then why don't you ask those men to take you? Stop bothering me, Agatha. I don't like to make a scene because this night is very important to me and my fiancé. But I will make an exception if you don't stop threatening me. Sa kanya ito tinalikuran at iniwan. Hindi niya nakita pa ang matatalim na tingin na ibinato sa kanya ni Agatha.